Hello mga anak, mga po, nandito na naman ako. Grabe, meron na naman akong ayuda na dumating kay Joe. Galing kay Joe, hindi yun. Ayan yung tilapia na paksiw. Oh my God, tingin mo yung okra ang niligay niya at saka ang palaya. Healthy. Ito naman yung chicken adobo daw. Oh my goodness. Ito yung pork adobo. Tapos meron akong Irish soda bread. At saka yan, spam. Ito, huwag ko kung ano to. Crispy to eh. Tapos meron ako yung palaman. Tsaka yung Oreo cookies. Oh my God. Ang blessings na naman. Grabe, ma'am. Bukas na ako magbumukbang. Gabi na dito eh. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung pagpapala ng Diyos. Talagang hindi mo hinihintay dumarating. Yung hindi ka umaasa. Kasi alam ko na hindi magpapabaya ang Panginoon. Kasi si Joe at saka si Dion, actually, kapatid ko yun, saka bayaw ko, alam nila na hindi ako pwedeng magluto dito sa trabaho. Eh, you know, yung mga kinakain namin ni Lola, puro baked na frozen dinners or something, you know. Kasi bawal nga kay Lola magluluto. Ayaw niya nangangamoy yung bahay niya. But anyway, kaya eto, meron na naman akong ayuda. Talagang, praise the Lord. Talagang mga anak, mga apo, basta magtiwala lang tayo. Kahit anong hirap ng buhay, meron at merong darating. I mean, ako hindi ako natatakot na meron mga nangyayari sa mundo. Basta maingat lang tayo at patuloy lang tayong, you know, lumapit sa Diyos. Kasi siya lang talaga ang makakasolve ng mga problema natin. But anyway, balikan ko kayo bukas. Ay, ewan ko kung kailan. Anyway, bukas kakain ako sigurado. Kasi masarap ito eh. Tilapiang paksiw with talong and ampalaya, pork adobo, chicken adobo, saka yung mga tinapay dyan, cookies, spam. Gugutom na nga ako. Anyway, I'll see you again. I'll be back. Nandyan si Lola, nagbibigay. Hello, mga anak, mga apo. Kakain ako ngayon. Papakita ko lang sa inyo yung adobo at saka yung paksiw. At meron akong tinapay na merong orange marmalade pang dessert mamaya. Ito yung adobo, nilipat ko sa maliit na lalagyan. Marami kasi. So may adobo tuyo. Sarap. Tapos nilipat ko rin yung paksiw na tilapia. At ako'y may kanin. Mainit. Sakain ako ulit. Yan yung, ano yan? Bird clock. Yung bird clock yun. Kanin. Mainit. Kanin. So anyway. Pagkwento lang kung maiksi lang. Dudugtong ko lang dun sa isang video ko na yung pagkain. So anyway, ngayon, yun nga yung blessing. Talagang hindi natin alam kung kailan darating. Sarap. Adobo. Yeah. Kailangan talaga magpasalamat lang tayo sa Diyos kasi wala tayong sakit. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Tsaka, kahit na simpleng pagkain lang, basta mabusog, okay na yun. Importante, nakakakain pa rin. Kasi yung iba walang makain. Meron nga eh, nakakaawa. Kaya lang, I don't know, meron nga nag-message sa akin, humingi ng tulong, kahit pambili lang daw ng bigas. Nalulungkot ako. Kasi kahit pambili ng bigas, wala sila. Kaya, kahit paano, maliit lang naman ang pera ko, hindi naman ganun kalaki. So, nag-share lang ako ng konti para makabili lang sila ng pagkain. Hindi naman ganun kalakihan. At least makakasurvive sila for a few days. Ako kasi,
hanggat kaya ko magsishare ako, pero hindi ko pipilitin kung hindi ko kaya. Yun. Kung bigas lang, sige, pwede akong mag-share. Pero kung mayroon pang uutangin sa akin malaking pera, hindi rin pwede. Marami din akong obligasyon. Basta yun nga, kahit paano, pinapaalalaan ko lang siya na tumawag lang siya sa Diyos. Dahil mayroon talagang ibibigay na paraan ng Panginoon. Basta manalig lang tayo. Ayoko rin kasi, minsan, mangungonsinte. Mahirap din eh. Pagka yung meron nangungutang, kinukonsinte mo rin palagi yung mangungutang sa'yo eh. Parang ganun. Hindi lahat, ano? Depende lang yun. Katulad yung, mangungutang kasi walang pambili ng damit. Ah, hindi ako pwede magpa-utang talaga. Yung gamot, hindi yung kriseta para mabilhan ng gamot. Pero hindi ako magbibigay ng pera. Hindi sa walang tiwala. Ang akin gusto ko makasiguro na doon talaga pupunta yung pera eh. Kasi kung minsan, merong taon, pinahiram mo na ng pera, na iba ng landas. Meron kaming kilalang ganyan. Imbes na bumili ng gamot, nagsugal. Talo. Hindi ako bilhin ng gamot. Kaya ako, wala na akong tiwala sa mga ganyan gamot-gamot. Kung talagang may sakit ka, sige, gamot ang bibiling ko. You know? Pero hindi ako magbibigay ng pera. Ipapawak sa kanya. Yung pagkain, makasurvive ng 2 days, okay lang. Pero hindi ako magbibigay ng malaki. Hindi ko rin kaya magbigay ng malaki. Pero marami din akong obligasyon. So, anyway, mga po, mga anak. Basta yung importante sa atin, maging safe tayo at manalig lang tayo sa Diyos kasi hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, ibig sabihin, kaya natin hanggat buhay pa tayo. Tsaka mayroong plano ang Diyos na maganda. Basta mabuti lang ang ating puso at ang pag-iisip natin. Pero huwag kayong mag-aburido na buong pamilya mag-aaway. Yung mag-enjoy kayo kahit na maliit lang yung budget, kakain kayo. Kami ng mga anak ko nung time na nasa Pilipinas pa ako maliit pang mga anak ko, naturuan ko sila maging simple. Na it's a blessing actually. Na natuto ang mga anak ko maging simple. Walang cellphone, hindi nila tikman yun. College na nakatikim ng cellphone, pero maganda. Talagang dapat tingnan mo yung magandang side, yung magandang rason ng Panginoon kung bakit. Kasi kung nakabili na sila ng cellphone ng bata-bata pa at wala ako doon, baka napariwara mga anak ko. I don't know. Pero it's a blessing. Dapat i-claim natin yun as a blessing galing sa Panginoon. Meron siyang purpose kung bakit dumaan ka sa kahirapan. And I don't regret it. Kasi maganda ang kinalabasan ng yung magsikap. Nagsikap ka sa mabuting paraan. Yun lang yun. Anyway, mga anak, hanggang doon na lang. So, God bless us all. Joe and Dion, thank you so much sa ayuda. Kalimutan ko na ang sarap ng kain ko. Mayroon yung kain. Konti lang. Sarap kumain. Pero tumataba na ako. Chicken wings. Masarap. Malambot. Anyway. Kaya mga anak, mga po. Basta manalig tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayan ng Diyos. Lumalaki ng problema dito. Maka mag-lockdown na naman kami. Kaya mag-iingat talaga. Grabe. Kaya, bahala ng Panginoon. Basta, iwas tayo sa problema. Huwag na tayo gumawa ng problema. Huwag natin palakihin ang problema. At saka ayusin natin ang bahay natin. Kung nag-aaway-aaway kayo, yung ganun, may tampuhan dahil sa mga kinakain, sa bayarin. Ayusin ninyo. Kailangan magkaintindihan kayo. Dahil kung palagi kayo mag-aaway,
walang magandang kahihinatnan. Magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. May rason ng Diyos kung bakit nangyayari ito. Lalo na sa pamilya, maging close kayo sa isa't isa. Matuto rin ang mga bata na maging simple. Ito na yung chance. Wala na muna mga gadgets, wala nang upgrades. Kung ano yung meron, yun ang alagaan ninyo. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nag-attend ng LS ko, sa mga super chatters. Maraming salamat sa mga gaganda niyong comments. Maraming salamat. At sana maka-share man lang ako ng talagang makakatulong ng konti para maging blessing din sa inyo. You know, be kind to one another. And take care. Okay, God bless us all. Kakain na ulit. Hindi ako talaga sanay kumakain sa harap ng maraming tao o camera. Parang unethical talaga. Anyway, take care. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang. Lola Becky, ipaglalaban ka.